still studying? Ano course mo? Bachelor of Science in Misinformation. IT. Paano sa napasok sa pag-artist? Or pagka-singer? Before po kasi, nag-aaral ako ng college. I used to sing or perform sa isang corporate events. Mga events, tapos nagtutugtog kami ng mga kabanta ko. Then, yung siguro source ng income ko ng college. Okay. Ginawa ko siyang source. So, ngayon nasa VL skills ka. Ano na ako sa VL? Anong unang naging reaction? Siyempre, ay, una po, parang wala akong baby sa VL. Tapos yung sinurge ko sa VL, sa VL. Then, ngayon nagulat ako, parang LGBT, parang for LGBT. So, hindi ka naman nag-aalin na? Ay, nervous? Siyempre, una, ilang, yung tinawagan po. First one? Yes, okay. Yung tinawagan po ako na yung doon talaga, pinag-isipan ko sabi nila na 3-4 times ko pinag-isipan kasi siyempre mahirap pa sa mga baka ma-typecast style or something. Kaya, ayun, inaral ko muna kung paano, inaral ko kung ano yung VL. Bago kaya. Anong klaseng lalaki si Derek? Aggressive si Derek. Sa In Love This Series po, sobrang aggressive ni Derek. Aggressive siya. Aggressive siya na nilalamig sa chino. Parang gano'n. Ikaw baka totoo ang buhay aggressive? Ay, sobrang contrast po kami ni Derek. Anong klase si Neil? Ay, simple na lang po na wala. Simple yung binago na. Hindi po ano. Basta simple lang na tahimik. Mahilig lang mag-gitara o mag-gitara. Anong pagkakanda mo na ka-eksena mo si VJ Mendoza? Anong first impression? Siyempre, nakaka-overwhelm sa akin kasi sikat si VJ. VJ tsaka sila Migo. Wow, ano ko, first series ko tapos ganito agad yung nakaka-proud sa akin. Dahil sa akin mo sa amin, ibang-iba ka ay Derek. Paano mo pinaghandaan yung mga eksena? Lalandiin mo si Gino? Ay, siyempre, una-una sa lahat, kailangan physically na para maakit si Gino sa workout or content. For acting naman, nag-acting workshop po ako kay Derek ko din. Umatid po ako ng mga acting classes para magampanan ko yung role na Derek. Dahil sabi mo, kailangan i-work out yung katawan para maging kaakit-akit ka kay Gino. Ano ba ang kaakit-akit sa katawan ni Dan? Nasa tingin mo, mamamagnet si Gino. Siguro yun. Yung abs kasi pinag-grab. Oo, sa tingin na. Tuto yung abs. Ngayon kasi, bukog siya. After na po. Taas mo yun. Hindi niya nakikita. Sure, hindi niya nakikita. Fan service. Ano po kasi, after ng shoot namin ng In Love the Series, doon na ako nagkakakain kasi na-feel ko na pumapayat ako. Kakadayo. So sa tingin mo si Derek, si Gio na attract sa abs ni Derek? Siguro kasi puro topless po rin ako. Malamig ko rin ako. Malamig. So, pag ganito ba na siyempre nabigyan ka na pagkakataon na maka-arte, finally, ano pa karamdaman mo? Para sa isang bago? Sobrang saya na, siyempre kinakabahan po. Ang una sa lahat, kinakabahan kasi mga, ayun nga, si KBJ, medyo bigating ano na, underrated na Thursday, tapos kinakabahan ako. Pero may halong saya kasi nakatrabaho mo agad isang ganito. So saan mo nakuha yung inspirasyon para gawin yung team song? Kaya mo yung tanong natin sa akin. Ayun, ang inspirasyon ko po ng una nun is nagtanong ako sa best friend ko ng about sa relationship niya lang ng girlfriend niya din. Suddenly, nagkwento siya sa akin. Tapos yung when I feel in love na ayun, binasa ko naman yung buong script. Binasa ko yung buong script namin. Tapos, ayun, kinonek ko yung kanta. Yung gagawin ko na kanta sa script. Kaya halos lahat ng lyrics na connected sa
connected po siya sa inyong business. So gumagawa ka talaga ng mga cover? Before pa? Before, first time? Before po, gumagawa talaga ako ng cover. Original song. So, pero yun, kinikip ko lang sa sarili ko. Bakit? Minsan pina-perform ko siya, pero madalas inaano ko lang kasi tatago mo. Oo. Bakit tatago? Wala akong producer na wala nang gani. So ano pakiramdam ng team sa ngayon ng kanta mo? Sobrang saya po. So, siyempre, binigyan ako ng opportunity ni Direk Rodel na nung gawa ng OST yung series namin. Tapos nakaka-proud sa akin, tsaka sa pamilya ko. Thank you. VJ,